Eh, embahada ng China at mga kasalukuyang diplomat nito dapat nang paalisin ayon sa isang eksperto at mga tripulanteng Pinoy sa MV Transworld Navigator. Ligtas naman matapos atakihin ng grupong Houthi. Paspasan natin ang mga balitang dapat alam mo. Ligtas ang 27 tripulanteng Pinoy matapos atakihin ng grupong Houthi sa Red Sea ang sinasakyan nilang barko. Ayon kay Department of Migrant Workers Hans Kakdak, nakapaglayag pa rin ang barkong MV Transworld Navigator sa kabila ng mga tama nito. Sa anunsyo ng grupong Houthi kahapon, 2 barko raw ang kanilang inatake, isa sa Red Sea at isa sa Indian Ocean. Chinese Ambassador Huang Xilian at mga diplomat ng embahada dapat nang alisin ayon sa isang maritime law expert. Ayon kay Jay Batong Bakal, wala namang naitutulong ang ambassador pati mga embassy staff. Dagdag niya sa patuloy na pangaras ng China sa mga Pinoy sa West Philippine Sea, importante ngayon ang tunay na diplomasya. Nasawi ang isang 71 taong gulang na lalaki ng bugbugin at nakawan sa San Jose del Monte, Bulacan. Base sa investigasyon, galing ang biktima sa sanglaan nang sapilitang isa kayo ng mga suspect sa isang AUV. Agad dumingin ng saklolo sa pulisya ang isang rider na nakakitang binubugbog ang biktima sa loob ng sasakyan. Inaresto na ang mga suspect habang patuloy na pinaghahanap ang dalawa sa kanila. Maharap sila sa reklamong robbery with homicide.